burstable lahat ng heroes dito sa side ng F-top. And again, hawak ng, potentially hawak ng Aurora dito yung early game if makahanap sila ng snowball dito para kay Demon Kite. And that will allow them to transition with the Harit in the mid game. Yeah, for sure. Kaya nga, again, for Aurora, kailangan lang nilang bigyan ng espasyo si Doming. And that's what Demon that's what Renege is here is for. Aurora builds on the momentum after doing the impossible. But is it finally the time for Fnatic Onyx Philippines to say that this ends now? Casters, pasok. Malalaman na natin ang sagot sa katanungan na yan sa pagpasok natin in game number 6. Matapos ang napakagandang comeback mula sa Aurora MLBB, tumitibok pa rin ang puso ng mga Auroras kontra sa mga Sonics. Hindi mo talaga masasabi na tapos na ang laban hanggat hindi pa na sisira yung base. So napakagandang comeback para sa kanila ngayon naman para sa side ng Fnatic Onyx Philippines. Kailangan nilang simulan at tapusin ang laban ng maganda. And this time around, si King Kong ay nakasuyo na muli. Isa sa mga naging signature pickups niya dito sa ating playoffs. At makikita nga natin in this game ay masasabi natin na parang nakuha ng Aurora at ng Fnatic Onyx yung mga comfort pick nila. Oh, eh, sinabi mo yung kanina, parang may something yata sa Aurora dito ni Yue. Undefeated. Sinabi din to kanina doon sa ano eh, sa Infinix Game Tambayan na wala pa ring talo itong Aurora pick ni Yue. Kaya naman makikita natin in this do or die game, napaka-importante for them ang larong ito. Oh, so paunahan na to pagdating sa momentum dahil yung line, oy, nagsusuntukan agad yung dalawang junglers natin. But for King Kong, kahit hindi pa siya mag-level 4, ay sinuzone out na niya agad si Demon Kite para masira na agad yung pattern doon sa may farming. So mas sabihin na natin, hindi ganun katahimik na early game para din sa mga teams, maaga mga pokes, wala pa naman casualty. Oh, may sakitan agad na nagagana, pero baka Rene J. Cho pala yung nakikita ay, oh, natin dito. No? No? Si Brusco ay kilala na bilang napakagaling na Cho player, pero ito isa sa mga OG Cho player. Literal sa ibang lane pa niya nilalaro itong Cho na to. Pero ngayon nagbabalik in the roam role at mukhang ito na nga ang isang gagamitin niya for a very important game para sa Aurora MLBB. Agarang pumasok si Edward. Ayan ang zona. Agad-agad ang masuzona. Tinize ka na may Brusco. Pero dumating ang mga players dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kaya naman patay si Edward. Double kill agad para kay King Kong at diretso pagong para dito sa Fnatic Onyx. At si Kirk Kong talagang ang layo na napuntahan para na ma-zone yung player na Aurora. Kumbaga si known out niya na talaga. Pinabalik na niya ng lane. Mag-farm ka na lang ng minions dyan, Yue. At mukhang ang Turtle ay mapuputa sa kamay ng Fnatic Onyx. At rekta sa jungle ang gagawin ng FNOP pero hindi na nila itutuloy pa dito sa Orange Bot. Grabe respeto din dito ng Aurora by the way sa rotation ng Fnatic Onyx Philippines kasi alam nila na may tendency na after an objective, dediretso din sa may jungle. Kaya yung ikot din ni Edward is if ever magkaroon ng threat from FNOP ay ready siya or prepared ang kanilang team for the counter set. So ngayon sa game natin, for FNOP lamang sila pag-reak sa goal. Tsaka ready si Edward no mag-flicker. Yes. For every time na up yung flicker ni Edward, nagahanap talaga siya ng play. Nagamit na ni Brusco ang I'm offended, pero yung counter play mura kay Rene J. Classic, baka Rene J. Cho TikTok play. Pero hindi pa siya secure yung kill against Brusco, pero nagkagamitan ng mga flickers at parang mala-flicker yung paglumdaga. Dito ng mga players na FNOP, Edward ang napatay sa may bottom lane. Bumabalik na naman tayo sa mga trades na binanggit mo kanina. Grabe yung trade na ginawa nila doon. Walang katapusang crowd control para kay Edward at yung damage na nagagaling kay King Kong, napaka-hapdi na agad ng suyo. 3-0 in this game. Lahat ng kills na hawak ng Fnatic Onyx ay napupunta sa tamang tao, sa tamang hero na early game dapat napakasakit. Alam mo, at this point, kung ikaw ang side ng Aurora, yung tempo na ganito na nauuna din sila somehow ay pwede na i-continue na for Fnatic Onyx Philippines naman as long as 3-0 si King Kong. Magiging madali para sa kanila at biglang sinalubong na lang bigla si Doming sa itaas. So napaka-crucial niyan ngayon. Nagiinit na ang makina ng Fnatic Onyx at mukhang itutuloy pa nila dito sa may mid lane. Agarang babagsak si Rene J.
dalawang kills na magkasunod. At dahil dyan, 2,000 na ang kalamangan ng Fnatic Onyx as we head on to our second turtle of the game. At kontrolado din ito ng Fnatic. Oh, yung sinasabi natin na naglo-long lane si Yue dahil laging nasa riverside. Mm-hmm. Yung Fnatic Onyx Philippines kasi di pa normally doon sa may bush. Ay, wait lang, sa may bottom lane. Nakuha at natalunan dito sa Edward. Pero buhay pa rin. Pero sa ilalim ng torre, the dive ni Kirk. Kirk is down. At nagkakapalitan na ng mga skills sa may bottom lane. At shutdown na nga. Baka ready, J. Cho! Sabi ng Aurora! Nakabawi kahit papano ang Aurora pero 2-for-1 ang naging trade doon. Si Edward ay mabubuhay na red pero Turtle sinisimula na ng Aurora MLBB at si Bruce Coy nahihirapang makalapit. Half HP on the Turtle. Mukhang libre na itong makukuha ng Aurora. Oh, tsaka kapit na kapit si Renny J doon sa Wave the Dragon niya. Parang pwede pa siya sumipa anytime. Nagamit dito yung Purify pero Super Friends ay buhay pa rin. Sasalubungin nila si Demon kahit ang mga players na Fnatic Onyx Philippines makunat pero masakit ang damage ng Fnatic Onyx kaya naman patay ang Smiling Demon. Si Kirk naman ata ang isusunod nila pero si Edward ngayon ay kailangan ng tumakas. Fnatic Onyx pa rin ang nakakalamang pero nahati na ng Aurora MLBB mula 2,000 to 1.2. So parang ibig sabihin nito, once na aggressive yung kalaban mo, kailangan aggressive ka rin. Parang yun yung naging change or yun yung naging shift for Aurora. Kaya medyo nakakagawa sila ng play. So for Fnatic Onyx Philippines, ganun din naman, sinasagot din nila pag may nakikita sila ng player from Aurora. Nagsasabayan sila eh. Itong 1K gold kit kasi kahit pasabihin mo may konting lamang ka, kaya ka pa rin sabayan in a team fight. Basta tumama o mauna ang mga abilidad ng Aurora MLBB. At nakikita natin sa damage na hawak ngayon ng Aurora MLBB, ay sapat na ang kanilang bawas kung tumama ang Spear of Alpha ni Demon Kite. And of course, yung mga play na nanggagaling din kay Yue. Tandaan natin, kahapon ang mga naging signature play ni Yue in their series against Falcon si AP Bren ay yung mga flicker na engage from this Aurora pick. Oh, tsaka yung mga latag niya ng freaking Glacier ay ramdam na ramdam. So parang hindi mo maiisip. Minsan kayo Pride of Ice niya ay ginagamit niya para mabait na okay, target ako, naka-yellow ako ngayon, pwede kayong pumunta anytime. So by the way, meron kong seal play sa may bottom lane. Si Kirk yata ang namataan ng Aurora pero naramdaman din niya. So ginamit agad yung Avatar of the Guardian. So Tori na lang muna ang kukuhanin dito ng Aurora. One objective down pero ganun din ang sagot ni Kenra sa taas. Trade lang ang gagawin ng parehas sa kubunan. Wala pa namang mamamatay pero 10 segundo na lang bago lumabas ang huling turtle ng larong ito at mukhang medyo mas malapit ang Fnatic Onyx around that area at napok pa nga si Edward Demon kahit nakita na rin ni Super Friends pero mauuna talaga si Renny J around that lord ng turtle. Alam nila na kailangan talagang merong vision for the team. And yung turtle dito ay talagang inaasam na kapunan. Pero isa sa mga inasam ay si Edward pero sipa kay Renny J. So alis mga players dito para natin Onyx Philippines. Wow! Si Brusco at Yue. Pero yung sinasabi ng mga set na play na kailangan niya. Si Kenra sa gitna ng mga players ng Aurora ay mapapatay dito ni Renny J. So two players down sa Aurora, tatlo naman sa FNOP. Ayan na ang harif ni Doming. Hindi man masyadong nakakuha ng early game ay ngayong mid game naman ay ramdam na ang kanyang bawas. Yes, nakapag-free hit si Kenra pero yung AOE damage ng isang Harith ang nanaig doon sa turtle fight na yon. At dahil nga sa pagkapanalo ng Aurora ay magiging even na at mawawala na ang gold lead na hawak ng Fnatic. Alam mo buong MPL Season 14 parang nga nakadikit na sa pangalan din ni Doming bukid sa Moskov ay itong Harith even na during a playoffs. So talagang gamay na gamay niya kung paano sasayaw sa gitna ng mga players ng Fnatic Onyx Philippines. So kailangan mag-regroup ngayon ng Fnatic Onyx Philippines kasi 2K gold lead napunta sa Aurora, 600 ang lamang nila. Oo, at ito na nga, exciting part na naman ang ating inaabangan dahil pantay na naman ang parehas na kupunan. Ibig sabihin ito yung damage na pwede nilang batuhin ay halos pantay lamang. But in terms of late game scaling, no, I would say na maganda pa rin na meron ka pang split push kay Kedra. But in terms of raw damage, lamang naman dito si Doming. Oo, oh, tsaka kaya kailangan ditong maging maganda yung sabihin na nating setup play from this post-fives. And saktong-sakto na parang kontrahan kasi to yung Chowa tsaka yung Ruby. Parang hirap pumasok kung Chowa kapag merong nag-doon Tran Wolf King na
Ruby sa harap mo. So labanan na rin to ni Rene J tsaka ni Brusco. Lahat na. Nag-player head-to-head tayo. Lahat pala ng mga players ay inikuta natin. Nagkakontrahan at nahila na nga yung isa. Hindi na ata makagalaw si Rene J. Papagsak ang hitman. Pero nandun sa likod si King Kong. Nandun na naman si Kirk at si Yui ay wala na rin. It's go time na daw. Sabi ng Fnatic Onyx Philippines. So dalawang players nga kanila nakakuha. So kailangan mag-reset ngayon. For this game, kung ikaw ang Aurora, de-depensa nila yung Torre dito sa may gitna. Pero tatong players ng Fnatic Onyx Philippines ang ready yatang sumira. Grabe yung crowd control layering na meron ng Fnatic Onyx dito. The moment na mahila ka ng isang Ruby via that I'm offended, ay expect mo na may lalapag na internal guard at tuloy-tuloy na yon kasi may avatar of the guard dyan ba? Pwede mong isa-isahin. Pero by the time na umabot ka sa pangatlo o pang-apat na crowd control, most hirap likely, patay ka na. Oo, sobrang hirap na parang hindi mo na kayang kukuhanin kung ano pang pwedeng iba to. Kasi aside from the crowd control, meron din damage yung ilan sa mga crowd control. So ito, nakabaliktaran na naman. Fnatic Onyx Philippines na naman yung lamang pwedeng sa gold lead. So crucial ngayon yung Lord na sinisimulan, by the way, ng Aurora. Kailangan matahan. Kailangan mahanap yung mga tamang tao. Half HP on this Lord. This is the first Lord of the game. Hindi pa naman ito yung dumadamba. Kaya naman, kalma muna ang ating mga teams. Hindi pa ito yung pinag-aagawan ng lahat. Pero for sure, yung mga players na, ay mga players, yung mga nanonood sa mga players natin ngayon ay hindi kalmado. Sinabi nga nung ibang mga casters natin buong mga playoffs na parang hindi ka pwedeng kumurap kasi isang pikit mo lang ay pwedeng iba yung maging sitwasyon ng laban. Imaginin mo kung last game nag-CR ka, pagbalik mo si Yue, nag-scale na ng late game. Bawal ka talaga mag-CR kapag ganitong klaseng laruan. Pero si Super Fritz, half HP na. Si Rene J ay naghahanap ng magandang angulo. And this might just be a really good play for the Hitman kung may mahanap siyang high priority target dito. Okay, so nagka-reveal na ng pwesto, by the way. Kasi si Demon, kahit nalaman niya na doon mga players ng FNOP, bibitawan muna yung Lord. 10 minutes pa lang naman. Sinabi daw kasi ni Womie, kalmado muna. Kakalmahan muna nila. Maraming salamat sa dalawang teams na sumunod sa shot call ng casters na ngayon mukhang hindi na nasusundin pa dahil mukhang nahanap na nga nila ang mga gusto nilang hanapin. Super Friends, looking for Rene J. Hindi tatama ang Coke. Half HP na naman muli para sa ating Lord. Demon kahit ang hawak, pero nandyan si Brusco, nagkahilaan na boss. Pulsuhan na talaga to. At kita natin na bakit na paglatag! Na bakit na paglatag ng skills para niyo sa Aurora, even Yue on a Tragic Nature. Yung ultimate dito ng Demon kahit. So dalang nang patay sa side ng Fnatic Onyx Philippines. Sila ang may chance ngayon yung Aurora na makuha yung Lord at masesecure na nga nila. Grabe yung pag-burst na nagmumula sa Aurora MLBB. Nahanap si Kirk, nahanap si Brusco. Wala silang pake kahit yung dalawang yon ang pinakamakunat na miyembro ng Fnatic Onyx. Alam nila na sapat ang kanilang bawas kaya binato na nila lahat. Considering na pati yung Alpha, yung katawan ni Alpha, yung Spear of Alpha, binato na nila sa dalawang tank. Talagang winasiwasan nila. Parang okay na to. Basta ang homes siguro dito ng Aurora, papasok ako, kayo na bahala. Pigilan yung mga players. By the way, US at 126. For Demon, kahit naman 424. So yung connection ng layering of skills, ayan nandoon para sa dalawang players ng Aurora. Or sa lahat ng players, rather. At kung tutuusin, no, Chantel, itong mga heroes na pinapanood natin in this game, lahat talaga sila may crowd control layering. Hindi lamang ang Fnatic Onyx ang may combo na napakatagal ng crowd control, kundi Aurora MLBB na rin. Kapag tumama ang mga skills ni Rene J sa'yo, expect mo na nandyan na agad ang Rigid Glacier na nagmumula dito kay Yue, and of course, the Spear of Alpha from Demon Kite. Kaya naman, in this Lord push sa may bandang ibaba, kailangan mag-ingat ang dalawang teams dahil kung may isang mahuli, hindi na magigising pa. Oh, tsaka ano ngayon, parang umiinit kasi yung laban. For sure, naiinitan na rin yung mga players. Parang pinapalimagan muna dito ni Yue. So parang yung nagiging sagot nila, uy, parang sa iba yata manggagaling si King Kong. If I'm not mistaken, parang magka-cut. Bato ng minion wave or pwedeng may surprise play. Yung Fnatic Onyx Philippines, hindi natin sure, Umi, kung anong gagawin nila. Depende na to sa timpla. Pero nandyan pa rin naman si King Kong, pero makakapag-recall na. At hindi na ata itutuloy pa ng Aurora MLBB ang pag-push dito sa base ng Fnatic Onyx. Kalma na muli, pero bago umuwi ay kukunin na ang mga purple buff nila. Oo, papaypayan muna yung mga purple buff. Papaypayan muna yung mga areas sa mapa kasi masyadong ang mainit yung nangyayari. At mainit yata si Rene J na papasok. Hindi si Edward na mauuna. Diretso private block! At Kiko kanila makukuha! Bruce Loswell! Pero si Kirk makakatakas gamit yung kanyang ultimate. So unti-unting kumakatok ang Aurora dito sa itaas. Merong pagsibat para dito kay Kenram, pero hindi sapat. Kaya naman unti-unting mawawala mga players dito ng Fnatic Onyx Philippines.
Philippines, si Kenra na lang ang natitira para dumepensa. Meron pang minion wave sa top lane at may datatake sa may bottom lane. Parating na ang minion wave. Kenra, laban sa lima. Game 7 na ba? Mukhang game 7 na yata talaga ang kanilang